Hello mga ka-blessings, so pangapat na reaction video to, itong diss track, sagot daw to sa, eh yung kanina, sagot daw to sa, ano, yung pangatlo naman na-reactan, yun, ito daw yung sagot, let's go, DK of B-Plan, so magaling to mga B-Plan guys, kasi nag-ano din tong flex na diss track para sa, oh, kay Plugi, malakas ito yun. Ito na ang next, tignan nyo naman. Nais kong ipaalam kung sino talagang dito may tira. Mga bumagay, nagkalat ka lang naman, nakakabilib na. Kung mang didis ka, pwedeng pakikalinan. Oy, sa lahat, para sa akin ha, lahat ng diss nila, malakas na ha. Uy, maririnig ko talaga yung influence ni Clock 9, pero sa sinabi niya doon na dapat daw lakas ang diss, pero para sa akin parang sobrang lakas na yun eh. Malakas ang lyrics, pero malakas maybe the musicality minsan. Oo. Oh. Maybe not essence. Oo, sa totoo. Pero talaga eh, kasi iba-iba tayo ng basihan kung kailan magiging malakas or pero pag distract sa content talaga yun. Oh, sa content. Oh, sa bonus na lang kung maganda din ang ito, music. Magaling din ang ano niya dito ah. So, kasi distract nga eh, dapat mas sino ang mas masakit, yun ang panalo, ganun. Yeah. O sige, palagan mo nga to. Di ka uubra sa estilo makabago. Inabas na ang mukhang nakatago. Uy, lahi na ibang sagot na ah. About talent ng inaano nila dito. About talent ng pinag ini ano niya dito, ibang angulo na naman to. Si, eh kasi, parang pagalingan na ang inaaway nila dito, hindi na yung issue talaga. Iba na iba ng away na to ah. Feeling batak pero kulang sa palo, kulang malabo, nagkurang na gago, na urat na lalo, nagkuhat ng trono, kulat na aso, na mulat sa amo, laglag na kamo sa palag mga aso. Mababagong henerasyon, kapag sumulat kami ay wala ng limitasyon, pag lumapat kami merong kapurasyon, ay katulad yung mga kirapakapon. Wait lang ha, parang magagaya din to sila sa ano eh, yung ginaoo, yung ginagawa na, yun. Kung ito na ang laging inaano nila, parang lumayo na sila sa issue dito eh. Parang hindi to sagot eh. Parang hindi to naging sagot. Kasi hindi sinasagot yung mga... And bakit parang nasa other side na sila? Oo nga, other side. Sobrang layo. Kasi kung sagot to guys, dapat ang sagot nyo dito, anong sinabi mo? Walang respeto. Anong bakit galit kayo? Kung bakit dapat ganun ang mga ano nila eh, mga tirahan nila. Kasi diba away to ng customer versus Donggalo about nung pagalingan ng na estilo yung new gen, old gen, di ba? Kasali dun yung walang respeto. Pero bakit ganito yung ganito din ang gulo. Are they saying that again Donggalo is old school and di wala wag kang sabihin Donggalo, soldier. Ah, that's soldier. Donggalo soldier. Soldier. Okay. Kung ganito ang tira... Wait lang, kung ganito ang tira... Hindi, sa tingin niya kasi dito siya makakalamang, which is tama. Kung ito, sa tingin ko lamang siya dito kung ganito. But isn't it ironic? Kasi minsan nilang dinipensahan ang ganong estilo. Tapos ngayon... Oo nga, no? Ganon din. Oh, wait lang, nagugula na rin ako. Because... Mm-mm. Before this issue... Kasi di ba sabi nila nga, kahit ganito ang style namin... Oo. Puro lang, di ba, eto sila, dinidiss nila yung mga bagong style. Oh. Tapos ngayon, naging proud sila sa bagong, tapos oh no. Let's go. This is contradicting na talaga, parang wala. Kung ganito ang nangyayari sa B-Plan, tsaka ano, parang nag-ano na talaga, parang plastikan na talaga. But parang sumasabay na din sila dito sa, kasi eto guys ha, yung B-Plan tsaka nila Balasubas. Yung style nila guys, bagong ano na talaga. New school na talaga yung style nila. Tapos dito din parang dinis na nila yung style ng ganun. Like, wow. Parang naging ano na si, yun nga sabi ko eh, pagka sagot ka ng sagot, maging pa, dito titigil, tapos mas lalo itong lumalaki ang problema na to. At lumalayo. Tapos, masasame to sa XB din eh. Masasame to. Same na nga eh. Tignan mo nga yung linyahan niya. Parang, ano to? Is this mob versus... Ang layo ng ano guys? Oo, oh, ang
iba ako lang pag usinang bumalan. Nakurungan ang bayan, nalulot bumilan sa itang iba. Ay hindi nyo na makisalo, ito kirang madulas kapag namamasapano. Titigan na ng mga para, bawal ito mga taong puno lang pakara. Pag di kayang sumabay, hindi nang pumara. Magpipilin sa mga laking ibagan. Masapong parang sinihihan na kulay. Mga nakisalo, babalihan ko ng sungay. Ito ay babala sa mga mali ang bakay. Kayo ang gumawa ng sariling mga hukay. Ito guys ah, itong concept ay itong content nila dito guys ah, yung angulo dito nila para tong tira ni Samab. Ganito. Oo, to Salbakuta. Ito ang tira sa ano eh. Ganito ang meaning, ganito ang meaning, same ng meaning. Oh my god. Ang layo na. Wait lang ha, medyo alam mo parang na I mean, walang doubt ang ganda ng kanta na napapasayaw nga ako. What I'm just trying to say, parang, di ba B-Plan, grupo to ni Balasubas, parang nakikita ko na nga yung part ng gamitan. Nakikita ko na nga eh. No? Before, I want to believe before wait lang. That he sincerely... Ganito guys, bakit ganyan ang sagot nila? Hindi naman yan ang pinag-awayan. Oo. Oh. Ang layo. Parang naghahanap na talaga sila ng gulo. Then my point is, they once defended the style, the old style. Tapos ngayon nilalait. So ano yun, ginamit ng pala talaga yung Donggalo versus plastikan lang yung pag-defend. Yung fiasco, parang dinefend nila yung, di ba yung away ng Mab XB versus Donggalo. Tapos nakisama sila, dun sila sa side ng Donggalo, dinefend nila, ganun-ganun, tapos napansin sila. So, pero in reality pala, hindi pala nila talaga type yung music ng Donggalo. Oh, parang ganun ang nangyayari. Tapos they pretended, ayun na, may gamitan na yun. They pretended so that they will be noticed kasi alam nila ang mga fans alam. Ng... hindi, ngayon ko pa, hindi. Ayun yung mga contention ninyo ng mga nag-comment na patagal may gamitan. Patagal ko na alam yan sa simula hindi, pa lang. Pero para sa akin, hindi ko pinapaniwalaan kasi hindi pa, wala pa namang proof, di ba? Mga haka-haka may proof na. Alin ang proof nun? Yung paggawa ng BND na kanta, proof na yun. BND, tapos bigla kang sign sa ibang ano. Proof na yun, man. Di mo ba? Doon pala. Kasi diba, so starting sabi pala. Nga nila, wala daw issue sa sign. Babalik na naman tayo doon. Minsan kasi kulang pa kasi yung pag sinasabi nila. Sinasabi nila, sinasabi lang yan, ganyan. Pero yan talaga ang ano yan. Kasi, kung sabihin mong ano, may nagka-problema ba nung hindi pa siya nag-sign sa Sony, nagka-problema ba? Wala. Doon na talaga nagka-problema pag-sign. Sa akin, may traidoran doon. Para sa akin, yun yung may traidoran. Bakit yung pagka-traidor at saka gamit? Sumpay, ano na yan, min? Konektado yan. Depende yun, hindi sa lahat ng bagay. Uy, hindi sa lahat ng bagay. Oh, ano ba? God. Depende sa case-to-case basis yan. Hindi lahat ng tinraidor, ginamit ka lang. Let's go. Oh, sige. Wait lang, sino ba yung nakita ng Squid Game? Di ba tunay naman sila, talaga silang magkaibigan from the start? Pero kasi nagka-leche-leche na yung game, kailangan na nilang mag-tryduran para makasurvive ang isa. Well, may gamitan. May gamitan nun. Noon nagka-leche-leche na, doon na nagamitan. But in the first place, sincere yung friendship. Yun yung point ko dun. In the first place, akala ko sincere talaga si... Kung sincere, kahit anong mangyari, hindi yan mapuputo lang friendship niyo. Kahit anong mangyari. Uy, hindi mo malalaman yun, uy. Oho? Hindi sa... So, sasabihin mo, kunwari, tayo, in the first place, tayo, magkapatid tayo, sincere yung feelings natin. But there will come a time, pag tumanda na tayo, mag-aaway-aaway na tayo sa lupa, sa mga ari-arian, ganun. Tapos, pag-away, pwede mag-away. Tapos, tinrider kita, sasabihin mo ba, ginamit kita in the first place? Paano bang nangyayari yung trader doon? Kung nag-away tayo sa lupa? Kung nag-away sa lupa, tapos, may mga ganitong kaso, guys. Yung mga magkakapatid, sila lang din yung nagpapatayan. So, may tridura na naganap kasi sarili mong kapatid, pinatay mo. Pero, masasabi mo ba, may gamitan in the first place doon? Nag-gets mo yung point ko? It doesn't mean
na may tridoran, may gamitan agad sa start. Wait lang. It doesn't happen. Walang gamitan na tridor doon. Bakit nag-tridor ka doon? Inagaw ng agaw ka doon. Inagaw mo, gusto mo maging sa'yo. Walang tridor doon. Bakit tridor? Ano ba the definition ng tridor mo? Naging ano ka? Naging, yun nga, konektado lang, naging plastic ka, naging kakampi ka, tapos biglang ano, bigla kang iba ang ano mo, ganun. Yung example, kakampi mo siya, tapos bigla kang mag-iba, ganun. Yun nga, kakampi ka sa start, tapos nag-trader. Can you just listen muna? Alam nyo ba? Wait lang, ganito din yan ah. Wait, example. Makinig ka muna. Okay. Alam nyo ba, betrayal will only comes from your friends and family. Hindi pwede ang betrayal manggaling sa taong hindi mo kaibigan or hindi mo pamilya. Manggagaling talaga sa mga taong kaibigan yan. So at in the first place, hindi porket tinridor ka sa ending, ginamit ka lang sa simula. Hindi ganun yun. Let's go, guys. Wait lang. Kasi tatapusin ko to. I-explain ko sa inyo ang concept na ganun. Hindi porket dahil tinridor ka sa last time, in the first place, hindi ka na minahal. Oh, let's relate that sa pag-ibig. In the first place, mag-jowa kayo, girlfriend, boyfriend. Okay naman, sincere. Love nyo talaga ang isa't isa. Kaso, dumating yung isang third party, maganda, mas maganda sa'yo, mas mabait sa'yo. So, iniwan ka na ng boyfriend mo, may betrayal na dun. May gamitan din yun. Saan ang gamitan dun? In the first place, mahal nyo naman ang isa't isa. Nagka-benefit kayo sobrang sa'yo. Deep ng ano. Pero, depende yan. Para gamitan? Sa depende ng tao. Depende na sa tao yan, guys. Siguro, ako lang ang ganyan. Kung ako lang, okay lang. Pero, ganyan. Sasabihin agad ng babae, ginamit mo lang ako. Eh, totoo naman yung pinagsamahan nyo. It's just that, kung totoo, hindi ka mag-leave, kung hindi ka mag-ibang ano. I know. Medyo idealistic ka pa sa mundo pag ganun. Kasi you can still be sincere naman. It's just that people change. Ganun yung point ko. Hindi sa lahat ng panahon. It's just that ang daming nangyayari at dumadating sa mundo, sa life mo, na mag-change yung mind mo, mag-change ka as a person. Hindi ka pwedeng mag-stay lang sa ganyan. Porket ako, emo kid ako dati, magiging emo kid lang ako until now. Tapos pag hindi na ako nag-emo kid, nagki-K-pop na ako, nag-Korean or Western pop na ako, tridor na ako agad sa emo community. Bakit nang tridor ka nga? Meron ba kang, anong tridor ka doon? Ano pang naging tridor? It's people change nga, hindi ba ibig sabihin ginamit? Hindi yung tridor ba yun? Oh my god, hindi mo talaga gets ang concept. Gets ko. Hindi lang talaga ako magaling mag-explain, guys. Pero ma-explain ko din 'yan pagka yung ano, yung hindi madalian, pag madalian talaga. Okay, ito. Kunwari, ikaw at saka. Sige, continue na tayo. Ano naman eh, argument naman 'yan. Okay, sige, tama ka. Okay, tama 'yon. Walang mali 'yon. Basta ako nakadepende. Cut na lang 'to, kaya nagbalik naman ako. Let's go, continue na natin. Base sa mga diss track na nagkapalitan, nagkasagutan.
parang may papanigan na ako dito eh. May papanigan na ako dito. May part doon na parang linyahan talaga ng map. Asan ba yun? Kahit ang buong concept ng kanta. Hindi, may gusto yung particular lyrics talaga na parang... Ano guys ah? Parang mayroon na akong makampihan dito sa mga issue na to kasi... Bakit... Ito. Dumarami ang nakikisaw sa... bakit ganito ang naging sagot nito? Sobrang layo. Sobrang layo talaga guys. Bakit naging about sa skills, no? Na hindi naman about sa skills or sino magaling yung issue tapos naging ganun na. Parang ano na din dito guys, parang pinapakita lalo nila na mali ang pinaglaban nila. Guilty talaga. Parang ano na yan guys eh, yung hindi ka makatanggap na mali ka, dapat na lang talaga tanggapin na lang, igawa ng kanta na mag-sorry, ganun. Sorry, ganito ang naging decision ko. No. Para din sa akin, they have all the right to decide naman para sa career nila. Kung may nasaktan, mag-explain. Kung may na... Hindi. Mag-explain bakit yan hindi ang pinili. Hindi sa lahat para ng bagay, kailangan mo nang i-explain ang sarili mo. Hindi rin naman tatanggapin ng kabilang kampo dahil galit sila. Hindi mo alam. Have to do na lang, accept na lang nila kasi may karapatan yun, nilang magalit ang kabilang kampo. Kasi, para sa akin... Wait lang guys, different talaga... Iba talaga ang thinking namin natin, iba talaga personality. Lalo na sa ano, sa gamitan. Makikita ko dito. The way din ano, mag-isip si atin, mag-iba. Tulad nun, ikaw, di mo na gusto na mag-sorry, wag na lang. Di ba, sabi mo, ganun, wag na, kasi decision nila yon. Ako, gusto kong mag-sorry, ganun, di ba? Iba-iba tayo ng advice talaga. Kasi, ba't ka mag-sorry sa isang decision? Yan nga, iba. Iba na tayo dyan. Wala kang paninindigan. Yan, iba na tayo dyan. Para sa akin, tapos sana hindi through a song, kung magsusorry siya, dapat behind para maging sincere. Kung kanta kasi baka parang ano na naman yun. Bakit dalawa na yun? Mag-sorry mag-PM or maggawa ng kanta. Really as a rapper kasi yan eh, mag-sorry ganun. Kung ako sa position ni Balasubas, ganun ang gagawin ko. Mag-sorry na lang, tapusin, kalimutan, ganun. Pero yun niya, ang sabi ni ate, sabi sa kanya, hindi na lang daw kasi ganun. Sa akin lang din, I just really want to point out as a sister lang sa kanya doon sa gamitan and betrayal. Bakit? Hindi dito ha, hindi sa issue na to. Gusto ko lang i-clear sa kanya kasi minsan kasi si wait lang, mamaya lang 'yan kasi magulit-ulit din. Hindi. I-point out ko to sa iyo bilang kapatid mo kasi ikaw hindi ka pa nagka-girlfriend, hindi ka pa nagka-relationship. Mm-hmm. Ay, meron na, pero hindi seryoso. Ano lang, papi lang. Ah, iyan nga. So hindi pa 'yun, hindi pa 'yun counted. Counted 'yun, nag-i-love you na. Oh, diba? Alam mo, pag dumating ka kasi sa ako nagka I had relationships na from the past. Tapos syempre nagbe-break, alam mo 'yun. Tapos sasabihin ko ba sa lalaki na ginamit niya lang ako? Hindi. Kung nang babae 'yun. Pero kung nakik-break lang. Okay lang. Alam mo ba na isa sa mga reasons why people break up kasi nga nai-inlove sa ibang tao. Ah, ano? Ano 'yun? So, kunwari ganito, balikan natin to pag nagka-girlfriend siya ha. Mm-hmm. I'm sure hindi niya to matatanggap bilang lalaki. Kunwari nagka-girlfriend ka. Kunwari ako, girlfriend ako. Pursue in love. Sincere yun. Sincere yung relationship natin. Tapos nakahanap ka ng iba. Pero dumating sa point na ikaw yung nakahanap ng iba. Oh, gina. Tapos, syempre, you will break up with me. Oh. Tapos sasabihin ng girlfriend, ginamit mo lang ako. Oh, ganun din lang niya. Oh! Ano ba? No. Merong deep me... Hindi mo makikita sa action, hindi mo makikita sa mga ginagawa na ginamit mo, pero nandun yan sa loob. Sa loob yan. Nasa loob kasi yan. Kasi pag sinabi, yung word kasi na gamit, plastic walang sincerity. Plastic so, tapos... So the whole relationship, naging plastic ka? Hindi. Hindi. Pero sa ginawa mo na ano, plastic yun, kasi, di ba tulad na ano, nangilad ka sa imong kanya, oy, lab, taka na niya, nangilad de ka, nagsisinungaling ka pala. Balikan natin to pag nagka-girlfriend ka na, tapos dumating ka sa point na nagbago na feelings mo, gusto mo siyang iwan, tapos pag sinabihan kayo... Kaya nga, hindi pa ako naka... Tapos pag sinabihan kayo ng mga babae na ganyan talaga ang lahat ng lalaki, ginagamit nyo ng mga babae, tapos magagalit kayo na, oy, hindi ganun yun. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, hindi kita ginagamit. Okay lang, wait lang. Minahal kita. Ganun lang ang linyahan ng mga lalaki. Wait lang. Kung, kapag sinasabihan ko lalaki na, you just used me, you just want me for fun, sasabihin na ganun mga lalaki, hindi, kasi minahal kita. Di ba na ganito ako, naging sincere ako sa'yo. Wait.
iba din yung pag-break ha. Kung mag-break kasi na sa awan na sa attitude, sa ugali, iba yon, walang gamitan doon. Kasi wala, attitude yun eh, wala, di ko kayang attitude mo, di tayo, di ako kayang di ko kaya anong tiisin yung ganyan na ugali mo, break tayo. Oh, pero yeah, kung naka wala yung gamit, walang gamitan doon. Oh, ayun yung reason mo. Walang gamitan. Kaya ka nakipag-break sa babae. Pero kung nakipag-break ka kasi sasabihan ka ng babae, ginamit mo lang ako. Papayag ka noon? Sasabihan ka ng nakipag-break ka sa babae dahil sa ugali niya, pero sinabihan ka ng babae, "Ah, binrekan mo ko, ginamit mo lang ako." Payag ka noon. Sa kanya, opinion niya 'yun. Okay, yun ang sasabihin, opinion niya 'yun eh. Oh, kung opinion, basta ako, alam ko sarili, ganun. Ako kung ako ang sasagutin ko. Ako lang iba-iba din talaga tayo sa anong gagawin sa bawat sitwasyon. Hindi, ganun ang akin lang din, hindi, ang sa akin lang din, ayoko lang naman kasing isipin mo na kapag nagka-leche-leche ang isang relasyon, iisipin mo agad na may gamitan na nangyayari. Depende sa sitwasyon. Depende nga sa sitwasyon. Oh, depende sa sitwasyon. Pero depende. Hindi ibig sabihin na ano? Tinrader ka. Konektado nga yan! Ah, pero hindi sa iyo, sa akin talaga konektado. Tapos. Yun, let's go. Akin, let's go. Konektado. Kasi pwede naman talagang okay, ito ah. Huwag mo na lang pilitin na maging isang ayon ako sa ano mo, sa opinion mo. Huwag mo nang pilitin. Antayin mo na lang na ako ang makarealize. Sana ganun, ma-realize let's go mo rin yun. At sa mga nanonood, kasi kapag ganun kasi kayo mag-isip, parang judge ka na yan pagka sa debut. Hindi ha? Hindi, concern ako sa inyo. Concern ako kung ganun kayo mag-isip na lagi niyo bawat ano ha, bawat mga angulo, bawat sitwasyon, iba-iba, may iba-ibang gagawin ka diyan. Ang dami na din taong tinrider ako, yung sincere ako sa pakikisama ko sa kanila, sincere talaga. Iba-iba nga ate, wag na tayo babalik diyan. Tapusin na lang natin kasi may isa pa tayong akan. Ikat na lang din eh. Sabi ko sa'yo, natapusin mo na bago tayo mag-usap. Tapos sabi mo, wag i-video. And yeah, guys! And yeah, guys! Wala ka ng cut. And yeah, guys, and that is it. Sana nagustuhan nyo kung nagustuhan. Oh, bakit galit ka? Well, ha? Paano akong galit? Ay, parang malungkot ang mukha mo. And yeah, guys! Ganito lang ang mukha ko pala. And yeah, guys, and that is it. And sana nagustuhan nyo kung nagustuhan nyo. Like the video. At guys, ano lang ganit. Guys, yung nakita nyo sa video, ganyan kami always ni ate, guys. Ganyan kami, yung nakita niya sa video. Oh, ganyan. Pero walang away. Baka sabihin niyo, pagkatapos ito, guys, tampuhan. Wala. And guys, it's normal to argue. Lalo na sa, alam niyo naman, law student ako. Pero ako, kahit tahimik talaga ako pagka wala. Kasi maluding talaga ang pag-isip ko, guys. Yeah, guys, mabilis talaga. Kaya, ayun. Ako, concern lang talaga ako sa kanya dahil ganun yung ano niya. Hindi lang naman ako ganito sa kanya, kami lahat magkakapatid. Lagi naming tinatry na maging open-minded na siya sa mga bagay-bagay. And yeah, guys, and that is it. Sana nagustuhan nyo, like the video. Okay, shout out. So, sinabi mo, mali ako dun. Ganun ang sinabi it's mo immature na mali. It's immature to think that way. Okay. Kasi may hangganan kasi yung opinion ni. Eh. Pwede kang entitled naman tayo lahat sa opinion. Pero kung nakikita mo naman na, ay, medyo yung kapatid ko, ba't ganito siya? Kahit si kuya, sinasabihan ka ng ganun. Oh. Ang daming, sa ibang klase din, sinabihan niya ako. Pero hindi sa ganun, ano. Ay, never pa akong sinabihan talaga ni kuya. Kaya John, never. Bago lang nung Sunday? Iba yun. Iba yun na topic. Ano din, yung siningit mo. Iba. Oh, sige, itanong natin to mamaya nila kuya ha. Yung topic sige, na to. Sige, magtanong tayo kung ay, naka-vlog. Kung ang gamitan ba and betray. Pero hindi kasi, let's go. Hindi kasi yun sa let's go nga, let's go guys. And bago natin tapusin to, shoutout muna tayo. Okay, shoutout to OR, Owe Campo, Oli Zanik. Ang hinabasahin ng pangalan. Don Facundo, Batang 90s, Grover John 27, Helbert Sarino, Edgic Coy, David, Pril Alegre, Don Facundo. Ay, bike na. Kichua, Enrique Elibot, Ben Laden 70, Norvin Sad, balik na. Riza Espanyol, Ebok Ala, and Ganja. And that is it guys. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, like the video. At kung hindi, dislike na lang. And bye guys. Please subscribe.